Tingnan nyo na lang doon. Please! Please! Mabilis yung mga pangyayari. One minute, inaasikaso ko yung mga bata. Tapos biglang may sumabog. Akala ko nga bomba eh, pero sabi nila, hindi naman daw. You know what's weird is, may mga patay sa delivery room. Doon po, doon sa delivery room. Tao ang gagawa nito. Hindi ko alam kung anong kasalanan ng asawa ko sa kanya. Wala akong maisip na dahilan. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Mabuting tao ang asawa ko. Mabuting tao si Paz. Wala akong kasalanan. Wala akong kasalanan. Wala akong kasalanan. Eh ano ang nangyari sa iyo? Pala ganun na lang ang huling sulat sa akin ng anak ko. Parang nagpapaalam. At may nangyari daw sa kanya, ako nang mag-aalaga kay Red. Para bang binibili niya sa akin ang apo ko. Parang alam niyang may mangyayari sa kanyang hindi maganda. Akala ko naman dahil lang sa masela niyang pagbubuntis. This murderer will pay for this. Hindi ako papayag nang hindi siya nakukulong. Mabubulok siya sa bilangguan. Magandang araw po, Mr. Linares. Sige po sir, maupo na muna kayo at pinasundo na namin yung tao. Sige po. Dito para sa pakikiramay ng taong pumatay sa asawa ko. Hindi dapat namatay ang asawa mo. Anong ginawa niya sa'yo? Bakit mo siya pinatay? Dapat pinakinggan mo siya. Nakialam ka sa mga mangyayari. Sasihin mo ang sarili mo. Ano akala mong ginagawa namin sa sementeryo nung gabing yun? Para iligtas ang buhay niya. Kinuha mo siya. Kinuha mo. Ikaw ang nagdala sa kanya sa hukay. Ang gabi magdugo ang kalangitan. Saan mo tinalaman ako? Wala kang anak. Ano ginawa mo sa anak ko? Saan mo siya tinala, ha? Hayop ka! Magsalita ka! Magsalita ka! Wala kayong anak! Saan ako? Wala kang anak si Paz! Hindi ko maintindihan.
nangyari to? Gusto ko lang naman maunawaan. Fred, kain ka marami, ha? Yum, 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 yum. There you go. Sino yun? Eh, mga estudyante ko. Mukhang may kailangan ka. Kausapin ko lang sandali, ah. Akala ko ba hindi ka magtatrabaho ngayon? This won't take long, Ramon. Mukhang importante eh. Sandali, ah. Ma'am, may babalita po kami sa inyo. Ano? Nakuna po namin mga artifacts. Nasaan? Nasaan? Ma'am, ang ganda. Tinago muna po namin sa vault. Sa may office. Ay, good. Sige. Sandali, ah. Sasama ako. Ramon, mauna na kayo. Susunod na lang ako sa bahay, ha? Fred, Mami will work, ha? Pero don't worry. Bago ka matulog, katabi mo na si Mami, okay? Bye-bye. Bye, Mom. Let's go, let's go! Saan nakita to? Eh, pinakita po sa amin ni Mang Andy, yung guide namin katutubo. Nakita daw po ng anak niya. Galing daw po doon sa liblib na gubat. Ano sabi ni Mang Andy? Humingi na po kami ng tulong kay Mang Andy sa museum po para idaan sa radiocarbon dating. To just wait for the results. Kailangan bumalik tayo kung saan ang galing to. Mukhang mas malalim pa dito ang dapat nating malaman. Ma'am! Bakit? Parang ayaw na nilang tumuloy. May kinakatakutan sila. Ha? Teka, teka! Manong! Manong! Saan kayo pupunta, Manong? Manong! Huwag niyo kami iwanan! Paano na tayo? Hayaan mo sila. Let's go. Malakas ang kutub ko na andito yung sagot na hinahanap natin. Pero ma'am, yung mga katutubo, natatakot ng tumuloy. Whatever it is, sigurado ko, superstition lang nila yon. Atras pa ba tayo? Andito na tayo? Come on, let's go. Get your bags. Let's go! Ma'am! Tignan niyo, oh! Ano kaya yan? Meron na kayo nakitang ganito dito? Siguro baka Stonehenge? I'm sure ngayon lang may nakitang ganito. Paligid. Oo, sige po, ma'am. Sige. Ingat kayo, ma'am, ha?
Ma'am! Ma'am Inares! Ma'am? Ma'am! Ma'am, narinig niyo po ba ako? Bilisan mo. Kunin mo yung medicine kit. Doon sa may blue na backpack. Bilis ako! Dali lang, time ako! Ma'am? Ma'am, gising po. Ma'am, narinig niyo ba ako? Ma'am? Ma'am? Anong ginagawa niyo rito? Anong nangyari sa kasama mo? Wala po. Wala. Hindi nga po namin alam eh. Alam niyo ba kung gaano kalaking pagkakamali ang ginawa ninyo? Lagi niyo sa kapahamakan ng buong bayan. Basta na siya dito. Huwag na kayong babalik dito. Pas, ano nangyayari sa'yo? May sakit ka ba? Masama lang pakiramdam ko. Hinahanap pa ng anak mo kaya ka namin sinundo sa school. Ayun, nakatulog na, kahihintay sa'yo. Saan ka ba nang galing? Pas, may inakyat ka na ng mamang bundok. O pinasok na kuweba. Pas, hindi sa pinagbabawalan kita. I know how much you love what you're doing. Pero hindi mo ba kami naisip ng anak mo tuwing may pupuntahan kang delikadong lugar? Alam ko, haya mo, babawasan ko na yun. Hindi naman lang yung pass eh! Don't you think you're losing spent time with your family, lalong-lalo na kay Red? Kailangan kanya ngayon. Pass. 15 years tayo naghintay. Bago tayo nabiyayaan ng isang Red, nangako kang aalagaan mo siya. Don't you think it's just right na ibuhos natin ang lahat ng oras natin sa kanya? Huh? Pas, what's wrong with you? May nakain ko ng masama? O ano? Ma'am, totoo po bang magre-retire na kayo? Well, let's just say oras na para iba naman na yung explore ko. Tulad ng pagpapalaki ng isang 3-year-old na batang makulit. Paano yan, ma'am? Isasama pa naman namin kayong bumalik sa site. Naniniwala ho akong hindi pa tayo tapos doon. Alam nyo, alam kong hindi tamang manggaling sa akin to, pero huwag na kayong tumuloy. Ma'am, huwag niyong sabihing naniwala kayo sa sinabi ng matanda. Ma'am? Ma'am. Ma'am, okay lang po ba kayo? I'm okay. Bigla lang ako nahilo eh. Baka naman anemic lang kayo. O baka naman, ma'am, you're pregnant. Buntis yata kayo, ma'am eh. Babalik ka. Ang pinasok ninyo ay hindi ordinaryong guho.
Tagal na itong binabantayan ng aming angkan. Binabantayan? Dahil sa guhong ito, nakakulong halimaw na si Tripon. Ayon sa alaman, ang halimaw ay isang lumang elemento na ang tanging misyon ay pag-angkin sa mundo. Naghihintay lamang ng kanyang tamang panahon para bumalik. At nang dahil sa'yo, maaari siyang mabuhay muli. Anong pinagsasabi mo? Ito ang ikatlong triangulo na hindi ko inasa matatagpuan pa. Ito ang susi na magbubuos ng kulungan ni Tripon. Kagaya ng sinasabi ng alamat, si Tripon ay muling ipanganganak ng isang tao. Kasabay nito ang pagluha ng dugo ng kalangitan at paglaganap ng salot at epidemya sa mga bata at sa bagong panganak. Ang ibig mong sabihin? Oo. Halimaw ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Kagaya ng sinasabi ng alamat, si Tripon ay muling ipanganganak ng isang tao. Kasabay nito ang pagluha ng dugo ng kalangitan at paglaganap ng salot at epidemya sa mga bata at sa bagong panganak. Ang ibig mong sabihin? Oo. Halimaw ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sa ngayon, wala tayong magagawa kundi maghintay na maipanganak mo ang halimaw. Dahil walang ibang makapapatay sa kanya kundi ang sagradong patalim. Bago mo iluwal ang halimaw, puntahan mo ako sa simentero dahil ako mismo ang papatay sa kanya. Papatayin mo ang magiging anak ko? Halimaw ang nasa sinapupunan mo, hindi mo anak! At paano ka nakakasiguro? Dahil sa isang alamat? Ikaw na mismo ang nagsabi, imposible mga nakapa. Pagtahitayin mo ang mga pangyayari, Pas, sa loob mo. Alam mong hindi mo anak yan. Hindi ko alam. At bakit ako maniniwala sa'yo? Wala akong magagawa kung maniwala ka o hindi. Sa gabing dudugo ang kalangitan, hihintayin kita sa simenteryo at papatayin ko ang halimaw. Yun ang misyon ko! Kailangan mangyari ito, Pas! Kailangan mangyari ito! Dahil kahit ang buhay mo, hindi maliligtas silang halimaw! Jose, nakakita kami ng maliit na kwarto sa bayan. Tamang-tama sa atin ang anak mo. Nagustuhan nga rin ng mga pinsan mo eh. Oh, Dong, tulog mo na kayo dun sa kwarto, ha? Natutulog na si Nato. Abel, sabihin mo sa tiyong mo. Malapit din mo sa palengke. Madali humakuha ng pagkakitaan dun. Napag-usapan na natin to, Teresita. Hindi tayo maaaring maniraan sa bayan. Bakit naman hindi? Pwede ako magsimulang magtinda doon. At ikaw, pwede mong ipagpatuloy ang panggagamot mo. Alam mong hindi ko pwedeng iwan ang guho. Sa balikat ko nakatas ang pagbabantay dito. Gusto kong mamuhay ng normal, Jose. Gusto kong mag-aral. Gusto kong magkaroon ng mga kaibigan. Gusto kong makakita ng mga makabagong bagay. Gusto kong lumaki ng normal ang anak natin. Hanggang kailan ba tayo magtatago dito sa gubat? Lahat ng ginagawa ko para sa inyo ng anak ko. Para sa kaligtasan niya at para sa kinabukasan niyo. Samahan mo ako. Dumating na ang takdang oras. Kuya, sama ako. Babalik ako, Dong. Sandali lang kami. Tutuloy kami ng anak mo sa bayan. Kung gusto mo kaming puntahan, maghihintay kami.
natin to. Magbabagong buhay na kayo. Kayo ni Nato. Hindi nyo nababalikan pa ang ganito. Po? Ipangako mo sa akin. Mamumuhay na kayo ng normal. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo. Bilis na! Yan ang sagradong patalim. Yan lang ang makakapatay kay Tripon. Abel, ikaw na natasan na ating angkan sa pagpatay sa halimaw. Kapag may masamang nangyari sa akin, alam mo na ang gagawin mo. Turugo ang kalangitan. Hahanapin kita at papatayin ko ang halimaw. Sinusumpa ko.